falls na nasa ilalim ng karagatan, ang falls na nasa kalangitan, ang falls na nagdurugo, ang falls na nag-aapoy, ang falls na walang lawa, walang ilog na pinagmumula ng tubig. Kumusta na mga katipiyan? Isa sa mga paboritong puntahan ng mga namamasyal ngayon ay siyempre ang mga falls. Sa dito sa Pilipinas ay marami po tayo niyan at sa buong mundo ay napakarami po. At siyempre lahat naman ng klase ng mga tanawin ay meron talagang kakaiba. At kung nagsesearch kayo ng mga kakaiba, mga unusual, mga napakaganda talaga ng mga waterfalls ay maraming may rekomenda sa inyo ang internet. At ako ay pumili lamang ng apat na sa tingin ko ay talagang kakaiba at napakaganda. Tapos nagdagdag din ako ng isa para naman dito sa Pilipinas. Normally po, ang falls ay makikita natin sa mga kabundukan kung saan ay merong ilog-ulawa sa taas at nalalaglag yung tubig sa baba, kaya tinawag natin itong waterfalls. Meron akong limang kamangha-manghang falls na ipakikita sa inyo. Una, ang falls na nasa ilalim ng karagatan. Pangalawa, ang falls na nasa kalangitan. Pangatlo, ang falls na nagdurugo. Pang-apat, ang falls na nag-aapoy. Ang panglima, ang falls na walang lawa, walang ilog na pinagmumula ng tubig. At huwag na po nating patatagalin pa. Ito na ang falls number 1. Hindi pala totoong falls yun. Imahinasyon lang pala yun. Pero hindi ka po magsisisi pag pumunta ka doon, lalo na pag nakasakay ka sa isang helicopter tapos nakita mo yung ilalim ng dagat na para talagang mayroong falls doon. Kasi po, mga white sand po yun na parang papunta doon sa pinakailalim ng dagat tapos kitang-kita po siya. Napakalinaw kasi lang ito dagat nila doon, walang mga basura doon sa ibabaw para talagang mayroong fountain of water na paano, pero mga sand pala yun. Itong pangalawa, sa sobrang laking falls nito, napakadambuhala talaga siya na falls. Pag nasa baba ka, pag tingala mo, hindi mo na makikita yung mga bundok kasi sa sobrang laki nung tubig, tubig lang talaga makikita mo. Kaya may imagine mo na parang nakalutang lang siya sa langit, yung malaking waterfalls. Kaya panoorin natin to.
grabe ang laki pala noon. 275 waterfalls nagsama-sama. Tapos nakaka-create pa siya ng rainbow. Ano kaya yung nangyari? Ngayon po mga katikya, itong pangatlo, eh alam naman natin, pag sinabing falls, waterfalls, tubig yan, tubig. Paano kung ang nakita nyo ay dugo? Naisahanan naman tayo doon. Di pala yung dugo, tinanalanan lang ng blood pools. Iron oxide pala yun. Pero ito, totoo na to. Totoo na yung pools ay merong apoy. Literal na apoy. Totoo po na apoy. Panoorin po. Yun naman pala, meron palang natural gas na nakadeposito doon sa ilalim ng parang yung ilalim ng falls na yun. Kaya hindi talaga mamatay-matay yung apoy na yun kung hindi sadyain na patayin. At pag sinindahan mo naman, magliliyap ka agad dahil sa natural gas na nandoon sa ilalim ng ang falls na yun. Ngayon, makasabihin nyo na motive pa yung sa ibang bansa, meron silang mga kaibang pound falls, tapos dito sa atin, natural lang na falls. Meron din tayong kakaibang falls dito. Tulad ng sinabi natin kanina, sa taas ng bundok, meron diyang mga lawa o ilog na yung tubig niya ay nalalaglag sa baba, kaya tinatawag na waterfalls. Pero ito ay wala kang makitang ilog o lawa sa ibabaw ng bundok. Naglalabasan lang siya sa bato. Panoorin niyo to.
Ayan po, 2010 lang po yun na-discover. At marami pa pong mga kakaibang falls dito sa mundo. Ilan lamang yan sa mga halimbawa. Marami pong salamat sa inyong katanungan.